Bike News, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon may ipapakita lang ako sa inyo dito sa ating maliit na piggery dahil may nagpaparenovate lang ako ng konti. Kasi nga, di ba, nung last time na vlog ko, sabi ko nga may konti akong pagkakamali dun sa parawing pen ko. Alright, Bike News to. So, pinapagawa ko sa kanila yung maliit na ating parawing pen. Kasi di ba, last time, pakita ko sa inyo to. Hanggang dito lang yung hanggang dyan lang po yung pinakakulungan ko dati. Ngayon, napapansin ko dati, before, yung ulo ng inahin ko pag nanganganak, lagi nandito sa part na to. Kaya, ang ginagawa ko, laging bukas itong gate na to. Na mahirap, dahil baka mamaya pag naiwan, lumabas yung inahin, madaganan yung mga bake. Kaya maganda, ginawa ko, nag-adjust po tayo dito. Yan. Nag-exed ako dito na maliit lang na siguro mga ilan to, mga 150 ata to. Mga ilang cm ba to kaya? Are go, puto mainit. Ah, 80. Ayan, 80 po yan, Pike Nation, mga yan. 80 nagdagdag tayo. Kasi ito, yung haba po na yun, 2 meters yan. Ito. Dito tayo sa kabila, ito. Yung haba na yan po muna, 2 meters yan. Dahil nga yung inahin natin ay medyo malalaki, nag-add na tayo ng 80. Ito, yan, di magiging 280 po dapat yung haba yung length. Pero yung width, okay na to kahit mga ano lang, 150. Jason, parang mga ako nung ate. Ito, part, napansin ko po dito nung nagpanak ako ng ating mga baboy. Hindi ko na siya, George, pahawak naman. Saglit lang. Para makaya mga ating mga viewers. Ah, hindi pala. Ayan po. Wala pa nga 150 pala to. Alas 125 nga lang to eh. Alas 125 lang po yung width. Yung length naman, hindi 2 meters. Tapos nagdagdag tayo ng 80 cm. Yun lang. Ang partners. Tapos din, itong gate nga natin para kumbaga, eh, humaba yung space, ililipat na lang natin ito gate. Nakaabang na rin yung mga bakal dyan para sa gate. Kasi nga, mahirap. Nahirapan po tayo nung nagpaanak ng pinyo sa apat na yan. Paano kung may magsabay-sabay na umanak dyan? Hindi laging bukas yung pinto. Eh, mahirap baka may madaganan. Maganda pa rin talaga. Yung may space yun eh. Nakakaikot-ikot po ba siya dito? Ayun o. Tingnan yung difference ng dalawa. Malaki yung mahaba yung laki kumbaga. Ayun oh. Kasi kung sa inahin, naka-base lang kami dito noon sa inahin lang. Nahaba yan ang nahaba ata to ng mga 180, 190 ang sa inahin, partners. Ayun, ayun sina lady, positive na yan, partners. Sukatin natin na isang inahin, makita ninyo po. 170, partners. Nahaba 170. May pagpan 90 ang isang inahin. Eh, yung ating kulungan dati, 200, 2 meters, ay di may 40 cm na lang na bakante. May pakainan pa tayo di. Ayan. Lagay na pakain. Kaya talagang labas yung ulo na. Doon sa gate, yun yung na-check ko na medyo may pagkakamali ako doon. Dapat is nag-allowance pa ako ng mas malaki-laki pala. Para pag umanak sila, may space pa sila. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag tayo ng 80. Naging 280 cm. Kaya possible, okay na yon. Kaya yun, partners, kung gusto nyo siya ng gayahin, maganda siya, partners. Kasi syempre, kung sa mga budget lang, space ang pinag-uusapan, recommend ko to, partners. Okay na sa akin yung space na ganun. At hindi na sila ganun nahihirapan yung mga inahinagalaw pa rin sila dito sa sukat na to. Alright. Some tips pa pala. Dito naman tayo sa painuman. Sa pick drinker, partners. Ito, size nito.
sukat po yan ng para sa inahin. Yan. Yan. Dapat ganyan kalakas para pag sa inahin na inom. Kasi syempre kailangan nila habang sa nagpapadede dito, syempre kailangan nila ng malakas sa supply ng tubig. Kaya ganyan dapat. Then dito Bart, sa height naman ito, itong painuman na ito, pwede na ito kahit mga 60 to 50 cm. Yung height taas po simula sa flooring. Hanggang dito pwede na 50 to 60 cm. Then syempre, dapat yung mga beak nito natututong uminom pag nag-umanak dito. Yung height po, na-idea ng height ng pagsabik, kahit po mga 20 cm buhat sa flooring, kahit mga ganito kataas lang. Buhat sa flooring po kahit mga 20 cm. Kasi syempre, mga beak na yan, dapat natututo na yan uminom habang nandito pa lang sila sa farrowing pen. Kung lumaki man sila, kung ililipan na sila sa mga sa yung mismong kulungan ng pampatinay, pwede na kayo mag-hide doon ng mga 30 to 40 cm yung pinaka-painuman na layo. Kasi syempre, medyo malaki na sila. Tulad nito, si Sophia Partis, magto 2 months pa lang siya, pero naaabot niya na to. Kumbaga, nakatikdi nga lang siya. Pero okay na rin ito. At least once pag lumaki siya, naging ganap na inahin, abot niya na, abot na to. Kesa doon pag nagbase tayo ng mga 20 to 30, possible ay lalakihan niya, mahihirapan siyang uminom ng tubig pag po ganun. Kaya ang ginawa ko, sinais ko itong farrowing pen. Ang gagawin ko dito, partner, sa farrowing pen natin, lalagyan ko ng panginahin at saka magbubutas ako ng isa para sa mga beak na 20 cm ang taas. Para once na may matuto na agad habang bata pa lang, matuto ng uminom sa pig drinker. Then yan, yan, ganyan lang po yung setup ko dito sa ating kulungan ng mga ating baboy. Yan. Mapapansin nyo, ayan o, ang lawak na. Ang ganda na yan, partners. Diba? Kaya pag umanak dito si Beauty or si Lady, ang ganda na yan. Kaya hindi ko na problema pa yung pagbubukas ng pintuan na yan pag nanganak na sila. Alright. Then dito, same lang din. Ayan, lumawak din dito, partners. So, kaya wala akong problema na pag ako magpapanak ng inahin. Then, ang wiring, papayos ko na rin. Maglalagay tayo ng dalawang white na ilaw. Then, pag may mga anak, lagay na lang tayo ng dilaw na ilaw para sa katabi nila. Para sa mga beak. Pagpo kontra sa lamig. Ayan, partners. Alright, partners. Ayan. Ganun lang po kasimple yung pinagawa ko dito sa ating kulungan na pinarenovate ko at pinayos ko. Kasi yung napansin ko noon, nung nag-aalaga po tayo dito nung mga inahin natin. Kasi first time kung naglagay ng bagong umanak na inahin doon sa kulungan na pinagawa ko noon. Kaya chine ko muna, kumbaga parang trial. Then yun nga, yun yung nakita ko na kailangan kong gawin dito sa kulungan na to. Kailangan ko mapalaki pa siya at saka maglagay ng mga pig drinker para once na may mga beak na tayo, ready na sila, kumbaga naka-ready na sila sa mga kailangan nila. Hindi na tayo magwo-worry pa kung ano yung mga ibibigay natin. Kumbaga, yun na lang, pagkain, then yung mga pagtuturok, yun na lang yung ating ilalagay. Pero sa kulungan, okay na din. Then siya nga pala, pinaset up ko na rin yung ating pressure washer dito sa gilid para hindi na makaabala doon sa yung palipat-lipat. Ngayon, nagpa-welding na rin ako nung lagayan niya. Ayan, partners. Then ito, malaking tulong sa akin yung pressure washer na yan. Kaya ayun, partners, at nakakaduwa dahil nakita ko yung mga kailangan natin ipagawa dito sa ating kulungan, dito sa ating farrowing pen. At na-share ko rin po sa inyo. Kaya ayun, partners, at maraming salamat po sa inyo. Siya nga pala, sa mga bagong subscriber din natin dyan, salamat po sa yung sumusuporta sa atin, yung paggagawa natin ng bahay kay Camelia, at saka syempre dito sa pag-aalaga natin ng mga baboy, at saka sa pagbibenta ng bahay, partners. Kaya ayun, partners, siguro hanggang dito na lang muna itong ating vlog na to. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comment. At saka yun nga, yung mga bagong subscriber natin dyan. At yun nga, partners, patuloy po na supportahan natin itong channel na to. At maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya yun nga, partners, kung meron po kayong mga katanungan about sa pagpapagawa ng bahay kay Camelia or sa labas man, at saka po sa about sa baboy at sa mga house and lot dito sa Quezon, comment down below, partners, at tutulungan ko po kayo kung ano yung mga kailangan ninyong
kung ano yung mga katanungan ninyo, partners, at sasagutin natin yan. Comment nyo lang, partners. Kaya yun, partners, maraming salamat po. Hanggang dito na lang itong vlog na to. Paalam. God bless po. Ingat po kayo lagi.